Hello guys! Welcome back to my channel. I hope may natutunan kayo sa part 1 natin kung paano magsimula ng dog breeding. Okay, so let's go back dun sa tanong ni Sir Tyrone about sa dog breeding. Number 1 question, apat na question yun. Well, number 1 is paano nga ba magsimula sa dog breeding? So dun sa part 1 ko, in-explain ko dun yung tatlong bagay na kailangan nyo munang itanong sa sarili nyo bago kayo magsimula para masabi nyo na talagang ready na kayo. Sa part 1 na yon, ang tatlong kailangan nyo ay number 1 is fashion, number 2 is budget, number 3 is location. So, kung gusto nyo yung malaman yon, balikan nyo lang yung part 1 ng dog breeding part 1 na continuation lang to ng video na yon. Okay? Gulo ko. Okay. Well, anyway, paano nga ba magsimula? So, kung na yung tatlo na yon ay nasagot nyo na sa sarili nyo na may passion kayo, may budget kayo, and may location kayo, well, congratulations! Welcome to Puyatan Gang! Okay, so Puyatan, kapag nag-breeding ka talaga, as in, mapupuyat ka talaga, promise. Okay, so this time, alam nyo na yung tatlong bagay na yon. So this time, ang number one naman na kailangan nyo is, paano kayo magsisimula is, number one is, ano ba ang gusto kong i-breed? Okay, so, dalawang klase yan. Isang small breed or isang large breed. Okay, so, magde-decide kayo kasi magkaibang alagaan ang dalawang ito. So, sa experience ko, meron akong bully, may BM, and then may small breed din kami na toy poodle. Okay, so, sa medyo matagal na rin namin silang inaalagaan. So, nakita namin na sobrang magkaiba talaga sila. Okay, yun muna yung pag-uusapan natin ngayon. So, sa masasabi ko na magkaiba sila kasi yung mga large breed, parang sila yung mga hindi sila mas maselan, kumbaga. Kasi kahit nasa labas lang sila ng bahay, parang mas malakas yung resistensya nila. Sa experience lang namin yun, ha. Hindi ko naman yun ano, sa iba. So yun yung na-experience namin. Sila ay ano, kahit na doon lang sila sa labas, pero syempre, hindi ko naman sinabi as in labas, ha. Mayroon silang kennel talaga, na kahit medyo open yung kennel, may bubong lang sila, hindi sila masyadong sakitin. Tapos, basta yun yung naano ko. Tsaka, sa mga large breed, madali silang pakainin, hindi sila maselan. Tapos, pag nanganganak sila, sa experience namin, hindi sila prone sa CS. Yung mga ganon. Kaya, kailangan nyo rin mag-decide kung aling doon yung mas gusto ko nyo, large breed or small breed. Okay? Kailangan nyo isipin doon. Explain ko yung small breed. Okay, sa mga small breed naman, ang napansin ko sa kanila, sa experience namin, medyo delikado sila, napaka-delicate nila kasi maliit yung katawan nila. So, kailangan laging careful ka kahit ilalabas mo sila. Dapat careful ka kasi tulad ng na-viral video nung nakaraan, yung nakagat yung poodle. So, noon pa lang nung wala pa yung video na yon, as in, sobrang alaga na talaga ako kapag winowok ko yung poodle namin. Kasi, expected ko na mangyayari yan. Kasi mga aso yan eh. So, may mga ibang aso, may mga askal, or sabihin natin may mga ibang breed na makakasalubong mo. Hindi naman lahat ay na-train. So, yun, sobrang ingat na ingat talaga ako dun sa toy poodle namin, si Gucci. Kaya, kapag winowa ko talaga siya, dun kami sa may bukid, yung as in kami lang yung nandoon. Hindi ko siya inaano sa kalsada kasi sobrang delikado niya. Hindi katulad ng large breed namin na kahit iwok lang ng iwok dun, kahit saan, okay lang. So, isang ano yun, yung katawan nila kasi maliit. So, napaka-delikado, as in. Tapos, in terms of pagkain sa small breed, sobrang pihikan nila. Mas pihikan sila kaysa sa mga large breed. Ayun, tapos prone sila sa CS kasi syempre maliit sila, baka hindi nila kayanin, 'di ba? So 'yun, magde-decide kayo kung ano yung aalagaan niyo, 'yun ang number 1. Kasi yung iba gusto mas mahilig sa large breed, yung iba naman mas mahilig sa small breed, 'di ba? At saka isa pang kailangan yung isaalang-alang diyan is yung location niyo. Tulad nung kay Sir Tyrone, wala silang location. So dapat small breed na lang muna yun sa kanya. Kasi kailangan nyo talaga ng kulungan at ang plate ng place para sa kanila. Hindi pwedeng lagi lang silang pagala sa bahay nyo. Kasi pag nagbuntis sila, tapos yung iba kasi maselan magbuntis,
So, kailangan mayroon silang isang place. Yung, minsan nga, kapag kami pagkatapos pa lang ng stud, talagang nilalagay namin yung mga dam namin, dam or yung mga inahin namin na dog, sa medyo mas maliit na kulungan, yung hindi sila makakagalaw, hindi sila makakatalon. Kasi, naranasan na experience na namin na makunan. Kasi nga, sobrang likot, hinahayaan lang namin. So, nadala na kami. Kaya ayun, meron na silang isang place, talagang isang kulungan para sa mga after stud, yung mga magbubuntis. So, kahit small breed sila, tapos sasabihin mo na sa loob lang ng bahay, hindi rin kasi po pwede yun. Dapat may isang place lang din sila kasi prone silang makukunan kasi malilikot sila. Ayun. At saka kapag nanganak sila, syempre yung mga puppies, hindi naman pwede kung saan-saan lang. Kaya dapat maayos talaga yung place nila. Okay, kung nakapag-decide na kayo, kung alin man doon ang aalagaan nyo, okay, congratulations. So, next step na naman kayo. So, nandun na tayo sa number. Okay, so this time, nakapag-decide na kayo kung small breed or large breed, diba? Pero syempre, isasang-alang-alang nyo din yung budget nyo. Well, anyway, may small breed and large breed naman na magkaparehas lang din. So this time, pag nakapag-decide na kayo kung anong dog ang aalagaan nyo, okay, so yung location, importante nga, diba? Kung large breed, well, pagagawa nyo sila ng kulungan doon sa likod ng bahay nyo or sa garahe, bibigyan ko kayo ng ideas dito ng mga pwede nyong gawing kulungan. Ilalagay ko dyan. Kaya dito. Tapos sa mga small breed din, ilalagay din ako ng sample na kulungan. Kasi kailangan nyo muna magpagawa ng kulungan bago kayo bumili ng puppies. Okay, napaka-importante niyan. Kasi wala kayong paglalagyan sa kanila. Kailangan meron na agad silang komportableng kulungan bago kayo bumili ng puppies. Okay, so kung may kulungan na kayo, pwede naman kung magsisimula pa lang kayo, pwede naman na hindi na muna stainless yung bilhin nyo. Pwede naman na yung medyo mura lang naman. Depende sa budget nyo. Okay, kasi medyo may pricey. Meron din naman hindi masyadong pricey. Basta importante, malinis, safe yung aso nyo, at tsaka dapat comfortable sila. Depende sa laki nila. So, sasaalang-alang nyo yung size nila dun sa kulungan ipapagawa nyo. Okay, so next nun, this time, bibili na kayo ng puppy. So, make sure na pag bumili kayo ng puppy, dapat sa breeder na talagang katiwa-tiwala. Kasi, habang baby pa lang sila, dyan, parang foundation na yan ang health nila. Hanggang sa paglaki nila. So, dapat baby pa lang sila, ang importante na malusog na kaagad sila. Okay, so pag nakabili na kayo ng puppy, may kulungan na kayo, okay, so, ayun na. Welcome na talaga. So, this time, ire-ready nyo na yung dog food nila, yung vitamins, kasi maghihit ang mga dogs natin, magkaiba rin ng small breed and large breed. So, this time, maghihintay naman kayo, kailan sila maghihit. Ngayon, sa unang pagbili nyo pa lang, kung bibili kayo ng 2 months or 3 months, talagang maghihintay muna kayo. Okay, so habang naghihintay kayo, enjoy nyo muna yung aso nyo, kasi medyo matagal din yun, kasi naghihit sila mga 8 months sa mga large breed, tapos small breed naman 6 months, and then second hit nila, tsaka nyo sila ipapastad. Okay, kung gusto nyo malaman about dun sa mga bagay na yun sa stud, at tsaka sa iba pang bagay, gagawa ulit ako ng ibang video. Okay, so but this time, may kulungan na kayo, may puppy na kayo, so maghihintay na lang kayo ng hit stage nila. Okay, so welcome, thank you! Okay, so while waiting sa hit stage ng mga dogs natin, i-enjoy muna natin sila at gawin natin silang healthy para maging ready sila sa kanilang breeding stage or sa pagbibreed natin sa kanila. Lagi nating tatandaan, ang small breed ay mas maaga silang naghihit. So, mga 4 months, 6 months, pwede na silang maghit. And then, second hit nila, tsaka mo sila pwedeng ipastad. Okay, ang mga large breed naman, commonly 8 months, mag-start na silang maghit. And then, after, ika-second hit nila, tsaka mo sila ipapastad. Okay, mabilis lang ang panahon kaya hindi mo mapapansin, mabibigla ka na lang na mag-hit na sila. Kaya dapat pag nag-hit na sila, maghahanap na kayo ng lalaki na dog na ipapa
ibaba nyo sa kanila o ipapakasta nyo sa kanila. Kasi mas maganda yung ready, makakapili kayo. Siyempre, mas maganda kung nakapili kayo ng mga lalaking mas maganda, mas quality, para yung magiging anak niya ay magiging quality din, di ba? Okay, so bali, isang tip lang, kapag sa experience kasi namin, talagang quality dog, quality na lalaki talaga kinukuha namin kasi nagki-keep talaga kami. As in, nagsimula kami sa isa, ngayon anim na yung dogs namin. Nagki-keep, kada may mga anak, nagki-keep lang kami o nagtitira kami kasi alam naman namin sa sarili namin na maganda yung quality at yung aso na binibreed namin. Okay, so yan na yun. As in, napakadali lang, di ba? Yung unang, yung part 1, yung tatlong yun lang ang napaka-crucial na kailangan mo talagang malaman. Yung nasa part 1. And then, ito yung part 2 na officially na nagsisimula ka na sa breeding business. Okay, congratulations! Nagsisimula ka na. At kung may mga tanong pa kayo, mag-message lang kayo sa amin. Or mag-comment lang kayo dyan. Please, paki-subscribe naman sa aming channel at magagawa pa kami ng maraming videos about dog breeding. Okay, at saka meron din kaming TikTok, Pet Dynasty Farm. Mag-follow kayo sa amin. May IG din kami and may Facebook page din kami, Pet Dynasty. Okay? Thank you so much. See you!